Ikatatlong kabanata, ang pagpapatuloy ng ating kwento. Oh my God! Oh my God! Oh my golly wow! Nakakabingay ang tili ni Danaya habang niyoyog-yog ang balikat ko, kaya napangiwi na lamang ako. Says, aside from those 4 letters, siguro na ma'am, may iba ka pang nalalamang alphabet, di ba? Natatawa kong biro sa kanya. Eh, si Ramon, kasi sabi niya, lumamas ka daw ng classroom, kinikilig iki, pangisay pa ni Danaya abang humahagik-haik. Letching babae rin. Ang ganda sana eh, pero walang pakay sa kilos niya. Wala siyang pakay kahit pagmukha siyang babo, yun ang kinakatam. Yeah, she's weird and I love her. Ramon, you mean that dude named Ramoncito? Rasonable, pigil na pigil ako sa pagtawa. Baka mamaya marinig pa ako. Hala? Don't be mean, ang pogi kaya. Natigil kaming dalawa ni Danaya sa pagchichismation nang mapansin namin mukhang may umiiyak na. And as usual, si Moira na naman, pinapalibutan na naman kasi siya ng mga bullies, yung mga tsakang nagre-reyna-reynahan sa loob ng classroom. Tatayo sana ako para mamagitan, pero pinipigilan ako ni Danaya. Let's not get involved please, baka mamaya pagdiskitahan rin tayo ng mga iyan. Pakiusap niya habang nakadikit ang mga palad, kaya napabuntong hininga na lamang ako. I know Danaya. Danaya can be a control freak, lalo na kung hindi nasusunod ang gusto niyang mangyari. Kaya nananatili na lamang ako sa kinauupuan ko ay. Danaya is like a sister to me. She can be a pain in the ass, but that's just the way she is. We've been friends since we were kids, and I really hate fighting with her. Sa tingin mo, mangkukulam talaga siya. Bulong sa akin ni Danaya. She lives in the cemetery. That doesn't make her a witch. Bakit yung mga nakatira malapit sa simbahan, sa tingin mo santa at santo silang lahat? Does living near a sacred place automatically makes them holy? Tanong ka. Charot, nakatira ka malapit sa simbahan. Paalala niyang habang nakangisi. Yeah, and so does my grandpa. Baka nakakalimutan mo, may isa demonyo ang lolo ko. Paalala ko pa. Oh, come on. Nakawinging sunbait ni Danaya, saka napakamot sa ulo niya. Charot naman, hindi ka pa rin ba nakakamove on? Charot, your grandfather is not a member of a cult. Siguro, may bonfire lang talaga sila ng barkada niya. Noong nakita natin sila, noong mga bata pa tayo, giit ni Danaya. Si this is Danaya. She's too much of a girl. Kikay kumbaga, walang inutupag kundi pagpapaganda at pagsasyapeng. Pero
deep down, super talino niya at ayaw lang niyang ipangalandakan. She's a woman of science and she doesn't believe in supernatural things. Barkada? Seryoso? Si Lulu ang pinag-uusapan natin dito. Danaya naman, pareho nating nakita na ginilitan nila ng leeg yung manok. Tapos ininom nila agad ang dugo habang umuusal ng Latin prayers. Paalala ko, kaya muling napangiwi si Danaya. Kailangan mo ba talagang ipaalala sa akin iyon? Aniya? Kaya natawa na lamang ako. Muling bumalik sa kasalukuyan ang isipan ko nang muli kong marinig ang mga palahaw ni Harmon. Nagbabalik tanaw na naman pala ako sa nakaraan nung okay pa lamang ako lahat. Nung okay pa ang buhay ko. Moira, panay ang paghikbi ni Harmon hanggang umabot sa puntong hirap na siya sa paghinga. Kaya naman panay ang pagyakap ni Danaya sabay hima sa likod niya. At some point in my life, naging magkaibigan rin kami ni Moira, kaya masakit pa rin sa akin ang nangyari. Pero siguro, mas matimbang lang ang sagot na nararamdaman ko, kaya't hindi ko magawang maiyak ngayon gaya nila. Nakakatakot ang mga mata ni Moira kanina. Hindi ko maintindihan, pero sigurado ako sa iisang bagay, hindi na iyon Moira. Hindi na siya si Moira. Ang mga mata niya ay bigla na lamang nagkulay itim. Wala na ang puti, purong itim na lang. At ang marahas niyang paghugot ng kutsilyo mula sa sariling tiyan niya. Pack up as a hail. Napatingin ako kay Ramon. Nakasalukuyang tinatakpan ang kumot, ang katawan at pugot na ulo ni Moira. I can see tears in her eyes, but his looks strong enough not to handle his emotions. Si Singkit naman nakaupo lang sa isang tabi habang sapaw ang ulo niya. Mangyak-ngyak habang kausap ang sarili. Hala, nabaliw na ata. Fucking skunks, what did we ever do to them? Why us? Why here? Gusto ko nang matulog eh. Gusto ko nang kumain ng matino. Gusto ko nang umuwi sa bahay at manood ng TV. Okay na sa akin kahit araw-araw akong pumunta sa lecheng eskwelahan. Okay na sa akin kahit naserin ako ng nanay ko araw-araw. Tanginang skunks. Skunks ang tawag mo sa mga nasa ibabaw. Tanong ko kay Singkate na kangina pa naghihimoto. They deserve a nasty name. Aniya, tumango na lamang ako at nag-thumbs up tilag pang sang-ayon. Wipe the blood off your face. Tumabi ka sa akin sa si Ramon at inabot sa akin ang isang t-shirt mula sa bag ko. Ngayon ko lang napansin na halos manuyo na ang dugong nagtalsikan sa mukha't katawan ko. Gross! Thank you, sambit ko habang pinupunasan ang mukha ko. You don't have to. Napabuntong hininga siya at pinunasan ang pawis sa noon niya gamit ang hulihang bahagi ng kulay itim niyang varsity jacket. Protect each other and stay alive. We all have to do that right now.
Aliya, pahabang nakatingin sa kawalan eh. I can see it, the pain in his eyes. That's the pain that I see every single fucking day of my life. Whenever I look at the mirror. Damn this crazy fuck up planet. I'm willing to help of you, but I don't want to stay alive. Mahina akong sambit. Ay, what the hell, charot? Nakangiti niyang sambit. You killed your own dad and Moira just to save me. All I'm saying is the next time, please don't kill anyone for me. Do kill those who try to kill Danaya, Harmon, and Singkit. Though kaswal kong giit, saka inabot sa kanya ng isang piraso ng mapain mula sa bagto. Pero hindi siya gumalaw o umunik man laang. Nanatili na lamang siyang nakatingin sa akin na para bang kinikilatis ang bawat anggulo ng mukha at pagkatao ko. I think he's even judging my soul. Wow. Can you please quit staring like that? Sarkastikong sambit. Are you really charot? Nauutal niyang sambit na para bang hindi makapaniwalang ako itong nakakausap niya. Puberty hit me. Is that hard to figure out? I should ask you that too. Last time I saw you used to throw balls into baskets. Ngayon, itak na ang hinahagis mo para magputol ng leeg ng iba. Biro ko. Pero hindi tumawa si Ramon. Tinamaan niya lang ako ng tingin. May bad, malamig pa rin ang boses ko. Kahit magbiro, mukhang tuloy akong nang iinsultaw. Napakabilis ng pangyayari kanina. Kung nagkamali si Ramon sa paghagis, siguradong sa langit o impirna ang hantungan ko. Nagawa niyang matamaan si Moira dahilan para maputulan ito ng leeg. Akala ko imposible yung mangyari. Pero pwede pala. Tangina lang. Bakit ako pa? Oo. Dapat akong magpasalamat kay Ramon. Pero ang tanong, gusto ko bang magpasalba? Gusto ko pa bang mabuhay? Unfortunately, hindi ang sagot. Mukhang sanay na kayo ah. Your dad and Moira weren't the first person you killed, right? I mean skunks or whatever. Whatever those monsters are really called. Sabi ko pa, sabay turo ko kay Singkate. Nga, nakatulala pa rin habang nakatalikaw sa isang napakadilim na lagusan. Ngumisi siya pero may nakita akong labis na pait sa ngiting ito. Papa died before all of this happened. Nabaril siya sa mata matapos siyang rumesponde sa isang holdapan sa bangko. Nasa morgue ako nang makita ko ang imposible, biglang tumayo si Papa, buhay na buhay. Bigla niyang dinukot ang mata ng embalsamador at inilagay ito bilang pamalik sa nawala niyang mata. Tinangka niya akong patayin, kaya tumakbo ako ng tumakbo ay tumigil si Ramon sa pagkukwento. Ngayon, tuluyan ng umagos ang luha mula sa mga mata niya. Hindi na niya napigilan pa ang emosyon niya. He just lost his dad, but his dad came back to life only to be
the crazy man out to kill everyone. It sucks how Ramon had to kill his dad to save a girl who doesn't even want to be saved. Teka, biglang sumigaw si Singkit. Dahilan para magsitahimik kaming lahat. At sabay-sabay na mapatingin sa kanya ay Pop-tard! Huwag ka munang magpapansin. Mangyak-ngyak na sambait ni Danaya. Makinig kayo. You listen. Giit ni Singkit na tila pa pinapakiramdaman ang paligid. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang dahan-dahang paghawak ni Ramon sa itak niya na para bang naghahanda ay Ramon doesn't just want to save and help others. He want to stay alive too. Gaya nila, nakiramdam ako sa isang iglop. Naging napakasensitibo ng pandinig ko. Maya't maya akong nauulinigan ang patak ng tubig na nagmumula sa kisame at sa mga tubong may tagas. Naririnig ko ang mga dagang nasa paligid at kung hindi ako nagkakamali ay may naririnig akong kadenang kumakalansing at parang papalapit ito nang papalapit sa amin ay naririnig niyo rin ang kadena, diba? Nauutan na sambait ni Singkit habang nanlalaki ang mga mata. Ewan ko ba, pero hindi ko mapigil ang mapatitig sa kadiliman nang lago siyang nasa likuran lamang ni Singkit. Takot na sambait ni Danaya kaya nakunot ang noo ko. Bingot? Ba't naalala ko yung security guard ng school noon na nagiging bouncer ng bar sa gabay kung hindi ko lang naging kaibigan si Manong Bingot? Aakalain ko talagang rapist siya o di kaya serial killer ay ang laki-laki ng katawan e tapos ang haba-haba pa ng buhok. Parang si The Undertaker pero Pinoy version. May kaitiman at medyo malalim ang mga mata. Kung ako ang tatanungin, siya ang pinakamalakay at pinakamacho sa bayan na ito. Sa laki ng kamay niya, for sure isang sampalaang halaglag na lahat ang ngipin ko sa sahig. Holy Oreos! Napatakip ako bigla sa bibig ko nang makita ko ang isang aninong biglang lumabas mula sa lagusan na sa likuran lamang namin na walang kamalay-malay na si Singkit. Nalintikan na. Mura na naman ni Ramon. Samantalang narinig kong nag-iiyakan sina Harmor at Danaya. Nakatitig kaming lahat sa likod ni Singkit. Samantalang si Singkit naman ay nakaharap pa rin sa amin. Habang nalalaki ang mga mata ay napalunok si Singkit at unti-unting napangiwi. Nasa likod ko si Bingot. Mangyak-ngiyak ako. Sambit kaya sabay-sabay kaming nagsitaguan. Dahan-dahan napalingon si Singkit at gaya namin, nakita na niya sa wakas si Manong Bingot na nakatayo sa likuran niya. Punit-punit na halos ang kulay itim niyang damit. Napakaraming sugat at dugo ang buo niyang katawan. Pero misto lang hindi siya nasasaktan. Ang balat niya ay parang naaagnas na, gaya ni Moira. May kung anong kulay itim na ugat ang leeg niya, samantalang ang mga mata niya ay
pawang kulay itim. Walang putay. Nakangisi ito kay Singkate habang hawak-hawak sa dalawang kamay ang makapal na kadenang may bahid ng rugo. Unti-unting lumingon sa amin pabalik si Singkate. This time, pagaktak na ang pawis at luha niya habang nakangiway. Takbo! Abangan po natin ang susunod na kwento ng mga tagpong ito. Hanggang sa muli!